129,772 na kaso mula 1984 hanggang Marso ngayong taon. Yan ang datos ng mga patuloy na lumalalang mga kaso ng HIV o AIDS sa bansa ayon sa HIV AIDS and Antiretroviral Therapy Registry of the Philippines. Pagdating ng taong 2030, posibleng madagdagan pa ng 36,700 na mga kaso ayon sa AIDS Epidemic Model. Ang HIV na paglumala ay nahuhulog sa AIDS ay isang human immunodeficiency virus na nakukuha sa pakikipagtalik. Ikinababahala naman ito ng inang si Edith. Kasi maraming nakakaano ng mga bata ngayon dahil nakikita nila sa mga phone, di ba? Doon sila natetempt sila doon sa phone kasi doon nila nakikita. Ay oo, nakakaano yan. Delikado din yan. Kasi parang ang sakit din yan, parang cancer na yun, di ba? Na kung maggamot ka yan, through life na rin yan. Di ba? Delikado yan, nasakit na HIV. Isa ito sa nais matutukan ng Family Planning Organization of the Philippines sa kanilang pagdiriwang ng 55th anibersaryo ngayong buwan ng Agosto. Bilang isang NGO na nag-advocate sa sexual and reproductive health, pupunta tayo sa mga communities. So aside sa ganito na outreach activity, pupunta tayo sa mga schools, communities to disseminate information at tsaka to conduct na rin HIV screening. And then to provide family planning commodities. Ayon sa organisasyon, sa buong Pilipinas raw, umaabot sa 42 katao kada araw ang nagre-reactive sa kasong HIV. Giging pangkalahatan or pangkalawakan yung ginagawa nating pag-campaign at pag-conduct ng free HIV screening. Kaya siguro din nakaka-capture din natin yung mga reactive natin na clients. Yun din siguro yung isa kung bakit tumaas. Yung kadalasan na age nila is nasa working group. Tapos more sa men having sex with men. Mas mainam daw kung mas maagang ma-detect ang isang taong apektado ng virus. Habang mas maaga, malaman nila yung status nila at para makapag-undergo na rin sila ng treatment. Libre naman daw ang pagpapascreen ng HIV sa mga klinika. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.